lahat. So, magkakaroon tayo ng tutorial ngayon, tutorial video about GCash, kasi trending na ang GCash ngayon since lahat tayo ay gumagamit ng mga online platforms para sa ating mga purchases. So, ayun. So, as you can see sa screen ko, nasa GCash tayo, guys. And exit lang natin yan. So, ipapakita ko sa inyo ngayon yung mga options natin kung paano mag-cash in sa GCash. So, marami sa atin ang may GCash pero hindi natin alam kung paano mag-cash in or paano natin lamanan yung ating GCash, ano yung mga options. So, yun, papakita natin yan sa video na ito. So, dito tayo sa ating dashboard, sa ating home screen ng GCash. Tapos, click lang natin itong cash in. Ayan. So yun, walang kalaman-laman yung aking GCash. Kasi ginagamit namin siya every now and then, pambayad ng bills. So, ito yung mga cash in options, guys. Makikita nyo dito. So, ayan. Makita natin dito, guys. Sa pinakataas, mayroon siyang link accounts. So, dito sa link accounts, pwede nating tingnan. So, may nakalagay dito na PayPal, di ba? May nakalagay dyan na PayPal. Nagising yung Junakis ko. So, yun. May nakalagay dyan na PayPal. Ito yung mga ito yung PayPal na nakalink sa account na to. So, click natin tong manage para makita natin yung mga option. So, yan. So, ito yung mga options, guys, para makapag-cash in gamit ang link accounts. So, una dyan sa listahan ay ang GCash MasterCard. So, GCash MasterCard ay isang card na binibenta ni GCash. So, meron ako nito, pero hindi ko lang siya nagagamit kasi may bank accounts naman kami na pinaglilipatan namin ng aming cash kung kailangan namin mag-transfer. So, pero kung wala kang bank account, gamit na gamit itong GCash MasterCard kasi magsisilbi itong ATM card mo. So, pag bumili ka nito, hindi siya automatic na nakalink sa account mo. And I think pwedeng mag-link ka ng maraming GCash MasterCard sa account mo para kahit mawala yung isa, magagamit mo pa rin yung isa pang withdraw ng cash kung may laman yung GCash mo. May fee lang siya na 15 yata o 20 pesos every time na mag-withdraw ka sa mga ATM machines. Tapos nakalagay, sunod dito ay American Express Virtual Pay. So, card, uri din to ng card pero hindi pa ako nakakita na ito. Parang I think galing pang US yung American Express yata na to. So, hindi natin alam kung ano to. Kung alam nyo, guys, comment down below. Tapos, of course, yung PayPal, yung pinaka-used na linked accounts, yung PayPal. So, madali lang gumawa ng PayPal, guys. Kung hindi nyo pa alam, ilalagay ko yung link ng video ko sa mga tutorial ko sa baba ng video na ito. So, isa itong parang international remittance, itong PayPal, parang international wallet. So, may website, may app din sila para makareceive at makasend ka ng pera. Pwede din sila magsend ng pera through to bank to bank, or PayPal to bank, or bank to PayPal. Tapos, Payoneer. So, eto guys, check natin to in the future kung paano mag create ng account sa Payoneer. So, madali lang din to. Parang email lang din. Tapos, i-verify mo yung sarili mo. So, marami na rin gumagamit ng Payoneer. Lalo sa mga freelancers.
Tapos G-Credit, itong G-Credit guys, hindi ko lang alam ba't dito siya sa linked accounts, kasi pag pinindot mo tong G-Credit na to, mapupunta ka sa G-Credit page mo. So hindi talaga siya nalilink, kasi yung G-Credit is nasa account mo na. So anytime pwede mo na siyang gamitin kung kailangan mo, like that. So makita nyo, yan yung credit line ko, 3,000. Tapos magagamit ko yan pag may purchases ako or magpapa-load, pero hindi siya nai-in-cash. So yan lang, hindi mo siya masisend sa mga kaibigan mo, or kung may babayaran kang tao, pwede mo siya pangbayad ng bills, pwede mo siya pangbayad ng groceries. Ayan. Tapos yan, naglo-loading na siya guys. Tapos sunod dito ay BPI. So ito lang yung dalawang bangko na pwedeng ilink sa GCash. So BPI at saka Union Bank. Maraming mga nalilito kasi before may ginawa akong video na pwede mag-link kahit anong bangko basta debit siya, debit card. It's just that tinanggal siya ni GCash. Kaya ang natira ngayon is BPI at saka Union Bank na lang. So, yun, wala na po yung any debit card or credit card kasi tinanggal na ni GCash. So, sana ibalik nila kasi napaka-convenient noon para sa mga may mga debit card sa iba't ibang bangko. Tapos the last one is Globe One. So sa mga BPI guys, BPI bank account holders at saka Union Bank, kung meron kayong Union Bank, papalaginin lang kayo sa internet banking ninyo. So kailangan nyo mag-set up muna ng internet banking sa inyong bank like this. Click natin tong BPI ha. Papalaginin kayo para mailink yung account ninyo sa BPI dito sa inyong GCash para easy cash in na lang. So like this. So 'di ba? So username at saka password niyo sa BPI para ma-link yung BPI account niyo sa GCash. So lagay niyo lang yan dito, accept din. Presto, malilink na at pwede ka na mag-cash in anytime na walang kahirap-hirap. My other option naman guys is you can go directly to your internet banking. Kung may internet banking ka sa bangko mo, BDO, HSBC, Security Bank, ano pa ba, Land Bank. Kung may option doon to send money to GCash, Paymaya, or PayPal, that's one option also para makapag-cash in ka sa GCash. It's just that, gagawin mo siya sa internet banking mo, sa bangko mo. So, kaya hindi pa rin siya parang it's a no. Pwede pa rin. It's just that, gagawin mo siya from the bank to GCash. Hindi from GCash to hindi from GCash na ipu-pull niya yung pera from your bank account. Tapos itong Globe One, hindi ko rin alam kung ano itong Globe One. Hindi siya masyadong kilala. Pero yun. Ito yung mga sa mga link accounts. Okay? Tapos ito pang pinakamaraming option nandito, yung over-the-counter. So ito, tingnan natin na view all. Okay, ito, Ministop. Alphamart, pero hindi lahat ng mini stop guys tumatanggap kasi depende pa rin yan kung online sila. Like Alphamart din, hindi rin lahat. Cebuana, hindi rin lahat. South Star Drug, hindi rin lahat. Pure Mart. So, depende pa rin to sa store na may internet. Kasi minsan, sasabihin nila, wala kaming internet, ganyan-ganyan. So, hindi sila online. Pure Gold, hindi pa ako na pahiya sa Pure Gold every time. Na nagka-cash in ako sa Pure Gold, mayroon talaga silang pang-cash in. Sa SM Group, hindi ko pa ito na-try. Super Robinson Supermarket, hindi ko pa rin na-try. Tapos Easy Day Shop. So, ito, Gaisano Grand, Walter Mart, SM, Robinson, South Star Drug, Watson's, Sea Oil, ito, mga gas station, Petron, LBC, TouchPay, Pay and Go. Itong Pay and Go, na-try ko na to guys. Napakadali lang din ito. TouchPay, madali lang din. E-Tap, hindi ko pa yan na-try. Cebuana, Villarica, so ito yung over-the-counter, Tambunting, RD Poncia, Palawan, na-try ko na din, wala silang bayad. Jaro Poncia, Bayad Center, Easy Pay, itong Easy Pay guys, para siyang
kung may store nito, madali. Pero usually, wala pa ako nakitang store na Easy Pay. Usually, online talaga to siya. Parang ililink mo lang. Express Pay. Napakarami, guys. Titingnan nyo na yun. Convenience store. Family Mart. So, napakarami. Over-the-counter to, ah. Tapos, eto. Online banks. Okay. So, tingnan natin na. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. So, nandito lahat. In fact, wala nga dito yung HSBC. Pero, pwede ang HSBC. Kung may HSBC account ka, pwede. Kung may online banking ka. So, ito yon, mga banko na pwede kang mag-transfer. So, I think may mga banko pa na pwede kang mag-transfer. It's just that hindi siguro nila na-post dito. So, yun. Check nyo lang yung online banking ninyo. Send to GCash. May iba may bayad, may iba wala. So, depende sa banko kung magpapabayad sila sa pagka-transfer. So, kadalasan, it's either Dragon Pay or InstaPay. Diba? Yung gagamitin nilang way. Tapos, ito na, remittances. Okay. So, mga remittances, ito na yun. Hindi ko na to alam. Hindi ko na alam tong mga nandito. Pero ang kilala ko dito ay si Western Union, MoneyGram. Yan. So, let's check it. Ayan, so yan yung mga available guys for cash in. So kung may GCash ka at hirap kang mag-cash in, check nyo lang to. And kung may alam pa po kayo na other way to cash in besides sa mga nandito, comment down below. Thank you so much guys for watching and God bless. Bye-bye! Hi guys, kumusta? So, sa video na ito guys, may share lang kaming isa